Hello guys, magandang morning, magandang araw sa inyo. Napilitan tayong magawa ng videos natin. So, ilalabas natin, ang content po nitong channel natin is ilalabas natin yung mga logic about sa trading. So, tuturuan ko po kayo na lahat yan, mapataas yung inyong analytical, technical analysis. So, yan po lalabas sa videos natin. So, tutulungan ko po kayo na ma-enhance katulad ko na nanggaling po tayo sa pinakang umpisang-umpisa. So, tuturuan ko po kayo, malalaman nyo yan dito sa ating mga videos at abangan nyo yan. So, meron po tayo the logic in trading. So, more on futures trading po ang ituturo natin paglaon. So, umpisaan lang po muna natin. Yung mga dapat po nating malaman, so, i-research natin kapag meron po tayong hindi naintindihan sa mga sinasabi po ng ating mga mentor. So, kapag hindi po natin naintindihan, i-research natin ng research at para madagdagan po ang ating technical analysis plus yung ating logical thinking po. So, halos lahat po yan is karamihan. Logic lang po yan. So, wag po kayo mag-alala. So, ano ba yung una nating tandaan? Kapag pumasok po tayo sa isang trading, so, ito po yung pinakangailangan nating matandaan. So, price action. So, yung price action, dito po tayo kumikita. Kapag tumaas po ang price ng binili natin, logic lang yan mga kaibigan. So, mga ka-logic, logic lang yan. Kasi yung price action, kapag pinakang tumaas yung technical analysis mo dito, mabilis mong malalaman kung pataas ba yan o pababa. Hindi ka namang huhula. So, i-reveal natin yan dito at sa mga susunod pa nating videos. So, ano ba yung dapat nating malaman as kung gusto nating pasukin ang trading na tulad nito. So, eto yon guys. Ang unang-una mong kailangang intindihin sa lahat is ang pagbabasa ng graph. So, paano nga ba binabasa ang graph? So, hindi ko yan maituturo sa inyo guys, pero as in, tulungan nyo ang inyong sarili para makapag-enhance at pag-aralang mabuti kung ano yung nilalaman ng graph. Ano ba ang laman ng graph? Siyempre, andyan unang-una yung candlesticks natin. Candlesticks natin, paano ba nag-uumpisa? Ano ba ang laman nito? Ano ba bakit parang may buntot? Ano ba yung buntot niyan? Ano ba yung nasa ulo niyan? So, ano ba yung body? So, yun po ang aralin natin, i-research natin. O kaya, mag-comment kayo dito sa video natin para malaman po natin kung ano yung mga gusto nyo malaman at gagawin natin ng video kung tayo ay mayroong sapat na oras. Kasi guys, reminder lang po, hindi po talaga ako YouTuber. Napilitan ako na gumawa ng videos, tutorial, para na rin po doon sa mga kaibigan natin na talaga namang gustong matuto rin na tulad natin. So, galing po tayo doon sa ibaba talaga. So, alam natin yung pangangailangan nila. So, akalagaan ng volume. Ang volume guys, isa ito sa pinakamalaga. Kasi kung walang volume ang isang currencies tulad ng BTC, kung walang volume yan, mababa ang price yan. So, nagkakaroon po yan, domino effect yan dyan. So, pag-aralan din po nyo, pangatlo, yung time frames. Paggamit po ng time frames para hindi ka na magtatanong, guys, ano po ba yung kailangan kong gamiting time frames? Si 1 minute ba? Si 15 minutes ba? O, si 30 minutes ba? 1 hour, 12 hours, 1 day? So guys, meron yan specific na gamit at kailangan alam mo kung paano gamitin at kung kailan. So guys, pag-aralan nyo yun ha. Ano pa? Indicators. So guys, mahalaga ang indicators. So bakit ko nasabi na sobrang halaga nito. Isa ito sa pinakamahalagang factor na kailangan mo laman. Yung indicators na yan, kapag nalaman mo, natutunan mo, yan ang magsasabi sa iyo. Yan ang magbibigay sa iyo ng signs. Early, early, early signs na tataas na ako, bababa na ang price ko. So, magre-reverse na ako. So, ganun yon guys. Kaya, please lang, bago kayo mag-enter sa trading, pag-aralan nyo munang mabuti kung paano sila gumagana. So, meron tayo yung main indicators natin, yan, katulad nito. Oop, yeah, okay, katulad ni moving average at si exponential average. Pag-aralan nyo yan, guys. Dito, more on pounds lang tayo. Although, more on pounds tayo, mas maintindihan nyo ang paggamit. Kasi dito, pinakamabilis. Dito, karamihan. Ito yung patok na mabilis lang gamitin. So, nasa pounds tayo. Kung gusto nyo ma-enhance pa yung inyong technical analysis, mag-research kayo and gumamit kayo ng mga PC. So, nandun, mas marami kayo makikita doon mga indicators. At, syempre, bago nyo i-apply through actual trading, gamitin nyo muna as a
as a reference yan at example, practicing. So, practice and practice lang. So, at yung proper settings. So, paano ba natin isa-settings ng proper yung ating indicators? So, sinesetting ko yan. Dito sa phones, meron po yan. Kung gusto po ninyo, comment nyo lang. O, paano po ba ang settings nyo sa phones? So, gagawin po natin yan. So, later on. At hindi po ngayon, ibang topic po. Okay, sige. And, isa pa po, ang pinakamahalaga sa lahat. Proper practices and proper discipline as a trader. And, not a gambler. So, ganun guys. Kapag ka mag-enter ka through trading, huwag mong isipin na ito ay sugal. Mag-trade ka. Proper. Proper practice and proper discipline. Kailangan may disiplina ka sa sarili mo. Kasi kapag wala kang disiplina sa sarili, guys, maniwala ka sa akin, malulugi ka. So, yun na, guys. Mga ka-logic. Ito pa, ang isang logic. Bago ka pumasok sa actual trading, so, ang pinakang kailangan mo, guys, ito isa pa. Safety. Yan. Safety ang iyong pera. Kasi, guys, pera ang pinag-uusapan natin dito. Sa lahat ng aspects, pera ang pinakamahalaga. But, not in real life. Pero, isa talaga ang pera. Kasi, kaya ka pumasok sa trading nito is gawa ng pera. Gusto mong kumita. So, kailangan mo, bawasan mo. Bawasan mo ang risk. Kailangan, meron kang risk management. Paano ba natin magagawa yan? So, ibang topic po yun. At isa pa, meron kang DCA. Kung hindi mo alam ibig sabihin ng DCA, ayan na, dollar cost averaging. And, ang meaning po nito is i-research nyo din. So, kailangan po yung mga terms and ano natin, mga special terms, lalo na yung mga kung ano-ano pang terms dyan. USDT. So, sabi nila, ano nga ba ang USDT? So, malalaman nyo yan pag ni-research nyo. Sabihin ko sa inyo, ito yung pinakang main currency natin. Pinakang main currency natin na laging pinagbabasihan ng lahat ng currency, digital currency man or kahit yung currency natin. So, yun po yun. At isa pa, proper mindset with goals. Kailangan may goals ka. Kasi guys, kung wala kang goals, wala kang mararating. Kasi wala kang goals eh. Yung proper mindset mo, kailangan laging andun yung eager. Sabihin na natin, nandun yung eagerness mo dun sa mga goals mo na kailangan mo marating. So, yun pa. And, isa pa, technical analysis is a must. So, bakit naging isa must ang technical analysis? Guys, ito yung isa sa pinakamahalaga sa lahat ng aspects dito. Kapag ka mababa or mahina ang yung technical analysis, for sure, 100% malulugi ka. Hindi lang lugi, basta luging lugi. Tandaan mo yan. And ito pa, para sa ating mga next videos, tuturuan ko kayo ng tamang pag-entry, tamang pag-exit. Yan, ituturo sa inyo kung paano magiging strong yung entrance, pag-entry ng ating mga buy-ins at mga kung paano tayo mag-exit. So, ayan pa. And, live trading. Okay, magla-live trading po tayo soon. And yung mga, kung sakali man kung tayo papalaran, ang kikitain natin dito is papamigay lang din naman po natin sa ating mga viewers. So, para masiyahan naman po sila. Bilang tulong na rin po natin at tulong nila sa atin. Para tayo po is lahat ay masaya. So, ayun pa. Thank you and God bless mga ka-logic. So, yun lang po para sa videos na to. Good day and have a nice day. So, yun po. Comment lang po kayo kung ano pa yung gusto nating gawa ng video. So, as of now, BTC. Okay, si BTC. Kung gagamitan natin ng analyze, guys, si BTC. Healthy pa yung trade niya sa upper trend, ano? As of now, 251, healthy pa siya sa upper trend. So, siguro maya-maya pa ang pullback niyan kapag inabot, tinamaan, or nilagpasan. Ito ang ating resistance na, ano yan? 35983. Okay, kapag nilagpasan niya yan, or na-hit niya yan, yung